sa ubo, sipon at trangkaso ay may isa pang sakit na nauuso tuwing panahon ng tag-ulan, ang leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang uri ng impeksyong sanhi ng bakteriyang nagmumula sa ihi ng mga hayop na tulad ng daga na nahalo sa tubig baha. Kapag hindi naagapan, ay maaring lumala ang kondisyon ng isang taong may leptospirosis na posibleng maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ano ba ang mga sintomas nito at paano ba ito maiiwasan? Usapang leptospirosis sa Hello Doc ngayong Lunes sa kada umaga. Kasama na po natin ngayong umaga ang paborito naming inaabala lagi kapag may mga usong sakit, isang family medicine specialist for infectious diseases, diabetes wound care, si Doc Ray Salinel Jr. Morning, Doc Ray! Welcome back, Doc! Bati ka muna, for sure, meron ka ng mga fans sa kada squad. Binabati ko na siyempre yung aking mga kasama sa trabaho. Hello po, maganda umaga. Kung nawawala pa ako dyan, nandito po ako. Malalate lang po ng konti. Very light. Pag-uusapan lang po namin itong sakit na nauso ngayong tag-ulan. Doc, para mas maintindihan ng mga kada natin, ano ba itong leptospirosis? Sabi ko kanina, sabi ko, bakit leptospirosis lang? Ang dami-daming sakit na nakukuha sa tag-ulan. Diba? Yung wild, W, waterborne, food-borne diseases din. Mm-hmm. Food poisoning, dadami yan this time. Okay. Influenza, trangkaso. Yes. Okay. Leptospirosis. Mm-hmm. Dengue. Also. Not to mention also alipunga. Fungal infection, papasok din dyan, di ba? So, napakarami po mga sakit na pwede natin po makuha ngayon pong tag-ulan, kaya dapat po iba yung pag-iingat tayo. Unahin muna natin si leptospirosis, okay. Doc. Tapos isi-schedule ka na namin para sa iyo. Ano po ba ang leptospirosis at ano mga sintomas nito? Ang leptospirosis po ay isang sakit na nakukuha po ang alam ng mga tao sa daga, kasi yung popular dito sa Pilipinas. Pero ako sa ibang country po, basta mga wild animals po ay pwede pong magkaroon or mag-harbor nito pong gram-negative na bacteria na parang spiral ang itsura niyan. Okay? Yan po ay nabubuhay po sa, pusa, daga, aso, baboy, lahat po yan. Pwede po mabuhay dyan po yung ano. Tapos iihi sila. Tapos syempre, babaha. Okay, ito naman si tao, maglalatad. Yung mga ganyang tipo po, ayan na, pumasok na sa kanilang skin. Especially for those individuals po na may mga bukas na sugat sa paa po, di ba? Lalo na po yung mga kababayan po natin nakatira po sa Camanava area. No? Di ba? Siyempre alam naman po natin yung mga lugar na yan po ay puro baha po yan. Yes. Yan po, usually po, initially, parang trangkaso-like. Parang trangkaso-like po, lalagnatin yung pasyente, masakit ang ulo, masakit yung kalamnan, especially po yung mga back muscles o kaya po yung mga muscle po sa binti, sa hita, yan po. Hanggang sa eventually po, kukonti ang ihi, maninilaw ang pasyente, kulay yung ihi, yung mga ganun tipo. So, nasira na pala, nag-multiply na pala ng husto yung bacteria sa katawan ng tao, kaya po nagkaroon ng renal failure, kidney failure, liver failure, yung pasyente, pwede pumasok sa utak. Ayan, nakamamatay po talaga yun. Oo. Pero initially, Doc, parang it's hard to diagnose kasi para lang siyang trangkaso din. Yes, totoo yun. Same symptoms. Paano po malalaman for certain na leptospirosis? Kaya sinabi ko nga po kanina, dapat kaya pinasok ko yung wild kaagad eh, di ba? Kasi nga parang trangkaso-like siya. Oo. Kailangan talaga meticuloso yung doktor sa pagtatanong. Kayo po ba lumusong sa baha? Kayo po ba ay, saan po ba kayo nakatira? Oo. Yung mga ganun tipo po. May bukas na may meron po ba kayong sugat sa patas, bigla po kayo lumusong sa baha po ng matagal na panahon. Mm-hmm. Yung mga ganun tipo. Kailan pa ho yan? Mm-hmm. Ganun. Doon mo lang masasabi na, oops, teka, sandali lang. May lagnat, masakit ang ulo. Parang, alam mo yun, pwede mapula-mula yung mata. Mm-hmm. Yung mga ganun tipo. Tapos masakit yung kalamnan. Kinakailangan, isa doon sa mga itetest mo, yung leptospirosis. Tuwing tag-ulan lang po ba to, Doc? Ay, hindi po. Nagkataon lang po na nauuso po ngayon tag-ulan. Pero actually po, kahit po hindi tag-ulan, alam mo po, mag-ingat po kayo sa mga nakatago po, mga delata po, o kaya po mga tubig po ninyo dyan. Kasi pwede po kasi pamugaran. Yung po mga kainan po ng mga aso or pusa, pwede po kasi umihi dyan yung daga.
Mm-hmm. Di ba? So, eh, yung mga aso at pusa niyo, mga inyong pong mga alaga, pwede po silang uminom doon. So, sila po yung magkakaroon. So, no? Pwede ma-infect so, marami yung po talaga, mga alaga natin. Opo. Kaya, oo. Kaya ingat-ingat po tayo. Mayroon ako isang napaka, hindi ko makakalimutang kaso, yung isa kong pasyente na lalaki, 31-year-old, bodegero, nakatira sa bodega. Okay. Siya nagbabantay ng mga grocery items, okay? Paggabi, nagdinenok siya, umiinom siya dun sa isang can ng soft drinks, no? Mm-mm. After a while, nanilaw na siya. Yung ganun tipo, no? Mabilis hindi napansin, pala? Hindi napansin, iniihan pala ng daga yung lid top nung nung ano, sa kakaimbestiga ko, nalaman ko na doon pala umiihi sa lid nung can. So this in can. So okay. So kinakailangan maging maingat at maging malinis po tayo sa ating kinakain. So kailangan pala bago inuman yung mga dilata na inumin, nililinis talaga naman mabuti. Pati yung mga dilatang goods. Oo. Actually, everything. Pati yung mga plato natin, mga baso. Mm-hmm. Hindi nyo alam pag natutulog kayo, doon sila naggalaka doon sa mga plato na kutsara din. Diba? Kailangan doon mag-iingat po talaga tayo. So it's not pala just, it's not limited only to tag-ulan. Opo. All year dumadami round. Basta meron tag-ulan. Tayong mga infected na mga daga na maaring... Kasi nagbabaha kasi eh. Oo. Kaya naman nauso pa tag-ulan kasi common yung baha. Lalo common na yung hindi nagbubuts yung mga... Oo, lalo natin. Na po yung mga hindi medyo... may mga kurikong sa binte, sa paa, tapos biglang lulusong po sa baha. Ano po ang treatment, Doc? Well, siyempre, meron po tayong tinatawag na prophylaxis, no? Doxycycline, binibigay pa. Depende po kung gaano po ka-intense po yung exposure ng tao. Uh-huh. Pero siyempre, ang drug of choice is usually penicillin, okay, IV yan. Kinakailangan ma-admit yung pasyente para mabantayan mabuti kasi babantayan po yung mga komplikasyones. Brain, kidney, liver, okay? Yan po ang babantayan. Ang bigat! Oo nga eh. Diba? So, libre naman po yung prophylaxis po sa inyo pong malapit na health center. Kaya po kung kayo po may isang episode po, alam mo yung umalis ka sa bahay na maaraw, pag uwi mo sa bahay mo, bahana, punta ka agad sa health center, libre naman po yung doxycycline. Dapat pala hindi ito binabaliwala kasi ang narinig ko talaga kay Doc, renal failure, nakakatakot. Kaya wag po nating baliwalain or wag po tayong magmarunong kung tayo po ay lalagnatin sa sakit ng ulo or sa sakit ng kalamnan. Hindi automatic, trangkaso. Pwede rin siya maging leptospirosis. So paano po maiwasan na magkasakit po ng leptospirosis? Is this transmittable from person to person? No. Hindi naman po. Hindi po. Infected hayop to person lang po ang transmission. Yan. Kinakailangan po maging maingat po kayo. Kung kayo po ay nalusong sa baha, pag uwi nyo ng bahay or sa opisina nyo, hugas ka agad po ng inyong pong binti. Sabon. Okay? Sabon at tubig po. Importante po lahat. Sabi ko nga po, kung kayo po ay may naramdaman po na parang trangkaso-like, after about 5 or 7 days kayo na lumusong po sa baha, kinakailangan po pa-check up na po kayo. And syempre, alam naman po natin, sa panahon na ito, medyo may konting uptick ng konti ng COVID cases. Baka akala nyo po, simpleng trangkaso lang to. Yung pala, iba na naman pong problema pang kalusugan na naman. Kaya dapat po, ingat po talaga tayo. Tapos halos, yung ating mga gagamitin na pangkain, diba, mga kutsara, tinidor, plato, baso, mga cups, linis muna, Doc, no? Mauso din po mga food poisoning ngayon, kaya dapat po maging maingat po tayo. Hay, bakit pala yung food poisoning dapat po, na uuso lutong-luto, dapat po, wag po kayo kakain ng matagal na nakaimbak, or yung magandang tipo, mauso din po yan. Dapat po talaga, well-cooked yung pagkain po, ingat po talaga tayo. Bakit uso yun ngayon, Doc, ang food poisoning? Ah, kasi nga po, yung mga, sometimes po, yung mga tubig na baha po, yan din po yung pinanggagalingan po ng panghuhugas po. At the same time po, yung mga vegetables natin, baka po ang ginagamit panghugas po ay galing po sa mga may manure, yung mga ganun tipo po, kaya po, infected din po yung mga, contaminated yung mga waters natin, yung mga ganun tipo, kaya ingat po talaga. Advisable po ba, Doc? Pakuluan yung tubig. Nakikita ko lang to sa Instagram yung lalagyan ng baking soda, ng lemon, at saka ng... vinegar ang isang ibababad yung mga vegetables at fruits doon. Kasi may disinfectant antibacterial properties siya. So, okay po yun.
Ayun, Dok. Paalala mo sa mga kada natin kung saan ka mahanap, pati doon sa mga colleagues mo. Oo, ma. Kinakailangan po, mag-ingat po talaga tayo. Dapat po, bantay kalusugan tayo sa mga panahon na ito. Dahil hindi lamang po leptospirosis ang dapat pong bantayan po natin. Nandiyan pa rin po ang dengue. Alam niyo pa, pag ganitong tag-ulan po kasi marami pong breeding ground ng mga langaw, lamok, pati mga ipis. Kaya po, ingat-ingat po talaga tayo. Okay. Dok, saan ka makukontak para kapag gusto nila magpa-consult? Huwag na, baka inahalap na ako yun. Ayaw mo magpa-contact, pero Dok, sa schedule na lang namin yung mga susunod pa. Yan, sige po. Gusto yung mahanap dito si Dok, nandito siya sa kada umaga. Dito lang kada umaga. Ay, maraming salamat po, Dok. Talaga naman naging suki ka na namin. Si Dok Ray Salinel Jr. Napakasayang kausap. Kahit ang subject matter ay kaya sagutin. Hindi masyadong mainam, pero kailangan yung malaman. Tama, importante na aware po tayo dyan at syempre ingat-ingat din po mga kada. Mapatag-ulan man yan o tag-init, importante pong maging maingat tayo sa ating kalusugan. Ingatan po ang ating mga sarili. Kaya naman maraming salamat, Dok! Hi mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page.